si Jorge Masvidal o mas kilalang Street Jesus. Bakit siya tinatawag na ganun? Ay dahil mahilig siya makipagsuntukan sa kalye at mahabang buhok niya. Si Masvidal rin ang may hawak ng titulong fastest knockout sa buong kasaysayan ng UFC. Sa kasalukuyan na sa kanya ang titulong BMF ng UFC. Sa videong ito ay titingnan natin kung paano ginawa ni Jorge Masvidal ang transition sa pagiging street fighter papuntang UFC belt holder. Pero bago ang lahat, please like this video and subscribe to this channel for more videos and updates. Si Jorge Masvidal ay napanganak at naglaki sa Miami. Bago pa man siya sumubok sa pagiging professional fighter ay nakita na natin siya sa mga videos ni Kimbo Slice. Si Kimbo Slice ay isa sa mga unang online sensation dati. Naging sikat ang mga video niya sa pakikipag-away niya sa kalye at paminsan siya mismo ang nag-host ng mga laban. At doon unang nakita si Jorge Masvidal, kung saan natalo ni Masvidal ang bata-bata o protege ni Kimbo na si Ray. Noong sumali si Masvidal sa isang fighting promotion ay nagkaroon agad siya ng 3-0 record, 3 panalo at walang talo. Kung saan, 2 sa panalo niya ay decision at isa doon ay TKO sa 2nd round. Pagsali niya sa Bellator na isang sikat na fighting organization, ay nanalo siya agad via TKO sa 1st round laban kay Nick Aguilar. Sa susunod niyang laban sa Bellator ay natalo siya via submission laban kay Toby Imada. Napakagandang technique ang ginawa ni Imada doon. Sabi nga ni Masvidal sa interview noong 2019, nung laban na yun ay hindi niya alam na pwede pala siyang ma-choke galing sa posisyon na yun. Sa 3rd laban ni Jorge ay nanalo siya via submission laban kay Eric Reynolds. Pagkaalis niya sa Bellator ay pumunta na naman siya sa ibang fighting organization kung saan nakalaban niya si Paul Daly. Natalo si Masvidal via unanimous decision. Napunta na naman si Masvidal sa Strikeforce kung saan nakarap niya si Billy Evangelista. At nanalo siya dito via unanimous decision. Ang sunod na nakalaban ni Jorge ay si KJ Nunes, kung saan natalo niya ito via unanimous decision. Natikman ulit ni Masvidal ang pagkatalo nung naglaban sila ni Gilbert Melendez. Natalo siya via unanimous decision. Pagdating ng 2013 ay nagsira ang Strikeforce. At dahil dito, napunta si Masvidal sa UFC. Unang debut match niya ay laban kay Team Means, kung saan nanalo na naman si Masvidal via unanimous decision. Sa 2nd laban niya sa UFC ay nakarap niya si Michael Chiesa. Sa 1st round ay muntik pang manakout si Masvidal dahil sa mga suntok ni Chiesa, pero agad naman itong nakadepensa sa sarili. Sa round 2 ay nagbitaw si Masvidal ng malalakas na suntok hanggang sa nakuha niya si Chiesa sa isang choke at napatap out na lang ito. Sa sunod na laban ni Masvidal ay nakarap niya si Rustam Kabilov. Talagang bakbakan yung away at nauwi ito sa mga kamay ng hurado. Natalo si Masvidal via unanimous decision. Unang laban ni Jorge sa taong 2014 ay laban kay Pat Healy, na isang veterano na rin sa MMA. Nanalo siya sa laban na to via unanimous decision. Sunod niyang nakaharap ay si James Krause, na nauwi rin sa isang unanimous decision ang labanan. Sa Abril ng 2015 ay nakaharap niya si Ale Quinta. Umabot ulit sa mga hurado ang laban at natalo siya sa split decision. Madami ang nagtaka sa split decision na to. Sabi ng isang source ay 13 out of 15 media outlets ay in-score ang laban pabor kay Masvidal. Pero ganun talaga basta MMA. Dapat gawin mo ang makakaya mo para man-knockout o masubmit ang iyong kalaban. Kasi ayaw mong mapunta sa desisyon ng iba ang panalo mo. Ang sunod na nakalaban ni Masvidal ay si Cesar Ferreira, kung saan tinalo niya ito sa 1st round via knockout at nabigyan rin siya ng performance of the night bonus. Nobyembre ng taon na yun ay nakalaban ni Masvidal si Benson Henderson, kung saan ay natalo ulit siya via split decision. Sa taong 2016 ay nanalo at natalo si Masvidal via split at unanimous decision. Sa 4th laban niya sa taong yun ay nanalo siya via TKO sa 1st round laban kay Jake Ellenberger. Sa taong 2017 ay nakalaban niya si Donald Cerrone. Napatumba niya ito sa 1st round at agad namang sumugod si Masvidal, pero nasave by the bell si Cerrone.
Pagdating ng round 2 ay nakuha ni Jorge ang sipa ni Cerrone at agad siyang nag-counter. Na-knockdown niya ito at doon na niya tinapos ang laban. Nagkaroon pa ng dalawang laban si Jorge Masvidal sa taong ito. Natalo siya sa 2 via split at unanimous decision. Ang MMA record ni Jorge sa puntong ito ay 32 wins at 13 losses. Ang 26 dyan ay nauwi sa decision. Siyempre, kung gusto mong maging top fighter sa inyong division at kalabanin ang mga magagaling, ay dapat tinatapos mo ang iyong mga kalaban. Hindi mo pinapaabot sa mga hurado para mapunta pa sa decision. At siguro ay naisip rin ito ni Jorge, kaya pagkatapos ng taong 2017 ay nagpahinga muna siya. At dito na rin nagbago ang landas ng buhay ni Jorge Masvidal. Sa taong 2017 ay nagtamo ng injury si Masvidal at kailangan niya magpahinga. May kinuha rin siyang racket na nasali siya sa isang reality show na malaki raw ang bayad. Sa reality show kasi ay isolated sila, wala silang cellphone, walang ibang tao, walang TV at walang music at internet. Noong nasali si Masvidal sa reality show ay sabi niya life-changing experience raw yun. Sa mga panahon na yun ay mas nakilala niya ang kanyang sarili. Kinuha niya yung oras na yon para isipin talaga kung ano ang nangyayari sa kanyang karir. Nagkaroon siya ng oras para mag-meditate, isipin kung anong pwede niyang baguhin bago siya bumalik sa pakikipaglaban. Napaisip siya na ang daming split at unanimous decision na nangyari sa kanyang karir. Marami raw siyang pagkakataon na tapusin yung mga laban pero hindi niya nagawa. Iniisip niya lang raw na gusto niyang malabas ang pinaka-best version ng kanyang sarili. Noong panahon rin na yon ay nag-decision siya na baguhin ang kanyang sarili. At sa mga panahon na yon ay nag-recover ang kanyang katawan at nagkaroon siya ng bagong pananaw sa buhay at sa pakikipaglaban. Pagkatapos ng isang taon ng pagpapahinga sa UFC, ay bumalik siya sa Marso ng 2019. Nakaharap niya si Darren Till sa UFC Fight Night kung saan mangyayari sa London. Ito ang lugar kung saan nanggaling si Darren Till. Akala ng marami na ito ay easy fight para kay Darren, pero hindi nila alam na nagbago na si Jorge Masvidal. Sa unang round ay halos pantay lang ang dalawa, pero sa round 2 ay doon nakuha ni Masvidal sa isang left hook si Till at napanakout ito. Hindi lang basta knockout, talagang tulog si Darren Till pag landing nito sa baba. At panalo agad si Jorge Masvidal sa kanyang comeback fight. Pero hindi pa doon nagtatapos ang gabi ni Jorge. Ilang oras pagkatapos ng laban ay in-interview siya sa backstage. Habang ini-interview ay makikita mo na lang si Masvidal na parang may kausap na ibang tao. Ito pala ay si Leon Edwards. May sinasabi siyang hindi maganda at syempre hindi papayag si Jorge na papalampasin lang yun. Nilapitan niya mismo si Edwards at bigla niyang pinakitaan ang 3-hit combo niya. Shaq, hey, come over here, say my face. Sa ibang interview ay tinanong si Masvidal kung ano ang nangyari at ikinwento niya nga na may sinasabi raw si Edward. Kung makikita niyo raw sa video ay naglalakad siya na ang kamay niya nasa likod. Para bang sinasabi na wala siyang gagawin. Pero nung nagkalapit na daw silang dalawa ay nakita niyang gumalaw ang kamay ni Edward at agad niya nang inunahan ito. Ipinaalala lang ni Masvidal kung saan siya nanggaling ng mundo. Sa mundo na ginagalawan niya ay di ka pwede magsalita ng masama na walang mangyayari sa iyo. Ang sunod naman na laban ni Jorge Masvidal ay parang ganun rin ang nangyari. Panay ang trash talk ni Ben Askren sa kanya. Ang dami niyang pinagsasabi online kung saan sinasabihan niyang takot raw si Jorge sa kanya at hindi raw to gusto makipaglaban. Sa mga interview naman ni Jorge ay talagang sinasabi niya na ayaw niya sa taong yun. Na ang pinapakita raw ni Ben Askren ay isang palabas lamang. Hindi siya ganun kung walang mga kamera. At sa UFC 239 ay nagharap na nga ang dalawa. The fight clock is brought to you by Modelo. Oh! So the fastest knockout in UFC history. You know, he was out immediately. This, yeah. All this is academic. He could have just, they could have stopped it
at 2 seconds. I mean, right that, there. That is, yeah, he's out cold. At yun na yun mga boss, ganun kadali natapos ang laban. Yun ang fastest knockout sa kaysaysayan ng UFC. Imagine ninyo ilang buwan kang nag-ensayo para sa laban, nag-trash talk ka pa para lang mainis sayo, pero mana-knockout ka lang rin pala sa loob lamang ng 5 seconds. Mas mabuti na lang talaga magpakita ng respeto sa iyong makakalaban dahil hindi mo alam ano mangyari sa octagon. Ang latest na laban ni Masvidal ay kay Nate Diaz, kung saan ang mananalo dito ay magkakaroon ng belt at titulong BMF. Rounds 1-3 ay maganda ang laban nila, talagang bakbakan. Pero mas nakakalamang ng kaunti si Masvidal. At sa pagsimula ng round 4 ay tiningnan ng doktor ang sugat sa kilay ni Diaz. At sinabi nito sa referee na itigil na ang laban. Marami ang hindi sang-ayon sa desisyon ng doktor. Pero ganun pa man ay hindi dapat nagkatamo ng ganong sugat si Diaz para hindi siya malagay sa ganong sitwasyon. At sa laban na to ay nanalo si Jorge Masvidal ng BMF belt na inilagay pa ni Dwayne The Rock Johnson. Dahil sa tatlong laban na ginawa ni Jorge sa 2019 ay umangat ang pangalan niya. Isa siya sa mga nakaka-excite na fighter. Mas naging sikat na rin siya. Sabi niya hindi daw siya sanay sa mga nangyayari ngayon sa buhay niya. Dati ay lumalaban lang siya sa kalye para sa iilang pera, pero ngayon, siya na ang nagiging headline sa UFC events. At doon nagtatapos ang video natin tungkol kay Jorge Gamebred Masvidal. Salamat sa pagnood, please like and subscribe to this channel for more videos and updates.